genre sa dami ng mga nami-meet ni direct bilang director, artista. Can you share us how you landed your role dito sa Why Love White? Nag-audition ka ba o handpick ka talaga? Actually, DJ Zayo, marami kaming after school ng Philippine Stagers Foundation. Nasa 100 kami. So, napakadaming actors. Pero siyempre, isa ka, meron din kami kasi tinatawag na level ng pagiging actors dito sa loob. Kumbaga may mga junior, senior, and since 7 years na ako sa company, isa ako sa tinatawag nilang pioneer actors dito. Mm-hmm. So although nag-audition din ako kay Direk, actually parang nung umpisa, inuman lang, kwentong inuman lang talaga tong Why Love Why. Eh. So parang ano, gawa ba tayo? Para lang may mga content tayo sa Bill Stagers Films since gumagawa na tayo dahil pandemic. Parang wala lang, ganun lang. So kasama ako sa inuman na yon, kwentuhan. Tapos nakita lang ako ni Direk, sabi ni Direk, sige, ikaw na yung isang bida. So sabi ko, Direk, mag-audition pa ba ako? Tapos yun, binigay niya na lang sa akin, sabi niya, sige, ikaw na yung bida. Ang lesson, pag inayaya kayo ng inuman, sumama kayo. Kasi kung sino yung mga nandun, yun that yun din ang kukunin. Hindi naman, Direk, pero syempre, we need to be very careful also. Diba? Dapat yung mga kasama natin, especially we have lot of mga bagets na mga nanonood sa atin. Correct. Dapat yun yung mga pinagkakatiwalaan nating mga kaibigan. Oo, at plan to minor, bawal uminom. Ito naman, 23 years old na ito. 23 naman. 22. So, hindi pwede. Ang ibig ko sabihin, syempre, hindi rin naman nakikipag-inuman ng director sa hindi marunong umarte. Kaya, hindi marunong umarte, hindi ko rin iniimbita. Hindi, that's what you call naman, Direk Vince, pakipag-socialize din. Yes, yes. Diba, hindi lang yan sa director at sa actors, di ba? We know naman that, of course, sa guidance din ng ating edad, sa limitasyon din natin, di ba? Importante din na nakakapag muni-muni, labas-labas din tayo with our friends, ganyan. Yes. So, grabe, nakakatuwa yung kwento na parang because matagal na kayo magkakatrabaho sa Philippine Stagers Foundation, tapos sa simpleng parang gathering ninyo ng very little, nabuo itong Why Love Why Day. Yes, DJ Jayo, si Carl naman, pinag-audition talaga. Yung mga actors pool namin, nag-send ng video. Then nag-send si Carl doon. Hinanpick na din si Carl sa pool. Oh, kasi thunder na yung mga artista dito. Kaya kailangan. Siya na yung pinakabata, actually. Pag after ni Carl, siya na. So, yung mga thunder, mamaya na yung mga thunder sa ano na kayo. Parang, at least si Carl, isa sa mga baguhan. Magaling. Kasi ang katotohanan dyan, walang halong kaek-ekan. Naghahanap kasi ako ng mukhang hindi mukhang manika, DJ Jayo. Yung parang... Uy, pero alam mo, may angulo siyang mukha ni James Reeb. Ang dami nang sasabi. Yeah. Diba, yung bago matapos yung episode 1, bago pinakita yung dapat abangan, diba, parang yung kumata... Finocus. Oo, Finocus. Tapos yung umiti siya, yung may pakagat labi siya na... Diba ganun siya, very light. Yung mga matamat, nanonood ako direct. Pwede uri-uriin, diba? Alam ang kwento. Charing. Ayun, diba, kamukha niya si James Reed. So, isa yan sa hinanap mo talaga direct na parang hindi, dapat... Hindi, ang hinanap ko talaga yung mga... yung mga mukhang lalaking-lalaki. Hindi parang, pretty boys. Oo, oh, yes. hindi yung mga parang Photoshop na talaga. I'm not saying na Photoshop yung iba, pero yung... Parang live na Photoshop, yung manikain talaga. Manikain. Parang ayoko, sabi ko, kailangan mukhang alpha male. Ay, pero hindi ako papasakay direct, mukha akong manika. Oo. Oh, nga eh. Hindi, aksidente yung kay Carla, nakamukha niya si James. Hindi namin yun makita sa off-screen. Talaga? Nakita namin sa on-screen, parang gano'n. Ang daming comments kasi sa YouTube na naglalan, puro gano'n. Uy, kumuha ni James. Tapos tinitignan namin siya. Ay, oo nga. Diba, ganun kami. Napa-double look talaga ako kagabi sa kanya. Sabi ko, taray, kamukha niya si James Reed. At napahanap Moreno. Correct, napahanap ako sa Instagram niya. At talaga namang napalike ako sa mga... Charing! Shoutouts lang, oo. Pero syempre, Direk, ayan, naikwento natin na yan. Si John Ray, hindi siya nag-audition because medyo matagal na siya. At nakuha niya na yung tiwala mo bilang isang director. At napapanood mo naman na siya umarte sa Entablado. Which, sobrang iba ha. Kasi kapag magaling kang theater actor... Ibig sabihin, mahihirapan ka lang pag umarte ka na sarap ng camera sa angle-angle, 'di ba? Paulit-ulit sa wide, sa mid, 'di ba? Yung mga ganyan. Correct.
iba yung laki ng galaw ng teatro kasi dahil live kayo napapanood, yung audience meron sa dulo, kailangan kita kayo. So yun yung kailangan mong i-control kapag nasarap ka ng camera. So parang ang nangyari, itong si Carl after ng audition, pasok na pasok doon sa hinahanap na timpla ni Direk. Direk, para sa iyo, kung si Carl, yun ang nakita mo sa kanya bukod sa matagal mo nang kakilala si John Ray, ano ang dahilan at napili mo siya para bumida dito na ikaw mismo ang nagsulat? Okay. Si John Ray ba o si Carl? Both si of John them. John Ray Direk. Si John Ray, si John Ray. Bago ka sumagot, i-shout out natin yung mga nagbibidjoke sa kapit ba? Nadidinig na siya. Nararamdaman na siya. Parang binibirit niya ng to. Oo nga. Ate! Mahirap ka usap yan, kaya hayaan na. But anyway, kahit na anong explain dyan. But anyway, si John Ray kasi, bukod sa talagang hinahanap ko na itsura, kasi hindi sila nagkakalayo ng ano ni Carl eh. Yung parang may chemistry kasi sila. Yung kanto ng sila. Mukha. Oo, pero talagang magbarkada sila ni Carl. So sabi ko, pag ito, pagka yung mga hubaran at saka yung mga ganyan-ganyan, yung kumbaga parang pagka may mga provincial shows kami, yung tipong sila yung mga roommates, ganun, sila yung mga naliligong magkakasabay pag kulang na yung mga CR. So sabi ko, ito mga to, pag pinaghubad ko, hindi na yung mga aarte pa na ano, na yung, alam mo na, kasi di ba tayo sa theater, meron tayong mga inhibition exercises. So yung mga ganun, ito sila hindi na. So wala nang workshop pa sa ganun, parang pasok na. So yun yung isang pinagkaanuhan ko, pinag-isipan ko rin sa kanila, kaya hindi na ako nagpa-audition. Actually, marami akong mga artista na nakausap na, yung talagang film actors na na nakausap na na ano na, kaya lang naisip ko, hindi, tayo na lang nung nagkainuman nga, sabi ko. Tayo na lang, sabi ko, kasi ang hirap pa, parang adjust tayo, papaswab pa lahat. Kasi sila, John Ray, meron kasi kaming Philippine Stager Studio. Taga Davao to eh. So naabutan ng pandemic, hindi na siya nakauwi. So doon na sila nakatira sa Phil Stager Studio. Na-lock-in sila doon. Para siyang PBB house na 5 floors. May mga artista din doon. Pati sila Yesh Burse, sila Patrick Libao, doon din nakatira. Pati si OJ, yung transgender namin, doon din nakatira. So sabi ko, alam nyo, tayo na lang. Kasi para hindi na tayo magkaanuhan. Tapos yung swab test natin, tipid na. Kasi but we don't need to have the swab test kasi hindi naman tayo lumalabas. Andito lang tayo. So ang pinaswab test ng namin, sila Tita Beverly, yung mga ibang artista na ano. So nakatipid kaming lahat. Yun, parang isa yun. Tapos pangalawa rin, si John Ray kasi multi-awarded to, hindi mo natatanong, 'di ba? Mukhang ano lang, mukhang kanto boy lang. Pero na ano to, naging best actor to for theater sa Broadway World Awards sa New York. Wow. So sabi ko, at saka Aliw awarded din siya for best actor. So sabi ko, sige, ano, ikaw na lang kasi you haven't acted, 'di ba? Never ka pang umarte sa film. Never pa siyang umarte for you to prove that a theater actor can also be a good film actor. Kasi you just have to taper down your acting sa film eh. So, yun. Kaya this is also a good sign for him na talagang, pwede ka rin mag-film. It's also a kickstart for Philippine Stagers Foundation because, diba, sabi nyo nga dati, nung wala pang pandemya, talagang nililibot nyo ang Pilipinas. But this time, because you guys are magkakasama naman in one house, diba, ganyan, talagang naisip nyo na gawin yun. At lahat kayo, may mga background na pagdating sa pag-arte. And also, diba, napaka-importante pa rin kasi gagaya ng sinabi mo, sila Tita Beverly and the rest of the cast ng mga outsiders, talagang nag-follow kayo ng safety protocols natin kapag gumagawa tayo ng mga series ngayon, ng mga projects. And that's very, very good. Yes, oo. At saka yung nag-lock-in na kami, when we started with the shoot, lahat ng mga actors and crew, naka-lock-in na sila sa isang place. Tapos, all the crew, talagang they are required with the safety protocols ng mask and shield. So, pagka yung mga artista, hindi sila aarte, naka-mask and shield din sila. So, lahat yon finalo talaga namin. And that's how you do it, lalo na sa panahon ng pinagdadaanan natin ngayon.